Ang gintong plakang ito, ang Voyager Golden Record, ay sadyang inilagay sa Voyager 1 at Voyager 2 spacecraft hindi para sa mga tao sa Earth, kundi para sa posibleng buhay na sibilisasyon sa ibang planeta sa labas ng ating solar system. Isang araw, mga milyon o bilyon-bilyon pang taon mula ngayon, maaaring may intelligent extraterrestrial life form o alien ang aksidenteng makakahanap ng lumang-lumang spacecraft na galing sa malayong-malayong lugar at hindi na gumagana. Kung madedecode ng alien na ito ang nilalaman ng Golden Record, makikita niya ang kwento ng ating magandang planeta, ang Earth at ang mga nakatira dito. Dahil nakakatanggap pa ng signal at datos mula sa mga spacecraft ang Voyager team dito sa Earth, ibig sabihin ay hindi pa na-intercept ng mga aliens ang Voyagers, kaya tuloy-tuloy pa rin bumibiyahe ang mga ito. Ako si Madam Info at ito na ang Part 3 ng ating Amazing Voyager Series. Nakaplano na sa NASA Jet Propulsion Laboratory o JPL na posibleng ma-extend ang misyon ng Voyagers na pagkatapos bumisita ng Voyager 1 sa Jupiter at Saturn at ng Voyager 2 sa Jupiter, Saturn, Uranus at Neptune ay tatawid sila sa interstellar space o ang lugar sa gitna ng mga bituin at patuloy pang bibiyahe sa Milky Way. Kaya sa napakaliit na tsansang baka may maengkwentrong buhay na sibilisasyon sa labas ng ating solar system, ang alinman sa mga Voyagers, dapat ay mayroong mensaheng kalakip ang mga ito tungkol sa Earth na pwedeng maintindihan ng mga makakatanggap dito. 9 buwan bago mag-launch ang Voyagers, pinakiusapan ng NASA ang sikat na astronomer na si Carl Sagan na miyembro rin ng Voyager team upang mamuno sa paggawa ng nasabing mensahe. Kailangan matibay at hindi mabubura ng radiation o magnetic field. Kailangan maipapakita kung ano ang meron sa Earth. At inisip ng team, paano ba ito titignan ng isang alien? Ang produkto ng ilang buwang pagtatrabaho nila Carl Sagan at ng kanyang team, isang phonograph record, 12 inches ang sukat, gawa sa gold-plated copper disc na naglalaman ng una, 90 minutes ng pinakamagagandang musika sa Earth. Pangalawa, mga audio recording ng pagbati sa 55 lingwahe. Bonjour tout le monde. Herzliche Grüße an alle. Konnichiwa. O genki desu ka? Annyeonghaseyo. Здравствуйте, приветствую вас. Hola y saludos a todos. Hello from the children of planet Earth. Pang-apat, brain waves ng isang babaeng in love. Pag-usapan sandali natin, Infomates, ang love story na ito dahil isang mahalagang bahagi ito ng Golden Record. Ang babaeng in love ay si Andrew Yan, 27 years old siya noon at creative director ng Golden Record team ni Carl Sagan. Ang lalaki kung kanino siya biglang na in love ay si Carl Sagan mismo. Kahit purong profesional ang turingan nila sa isa't isa, isang tawag lang sa telepono ang biglang nagpabago sa mga damdamin nila. June 1, 1977, tumawag si Anne kay Carl upang masayang ibalita na ang mahirap hanaping musika mula sa China na isasama nila sa Golden Record ay natagpuan na niya. Wala nun si Carl sa hotel kaya nag-iwan na lang siya ng voice message sa telepono. Nang ibinalik ni Carl ang tawag, bigla nitong sinabing sana raw ay 10 years ago pa niya iniwan ang mensaheng iyon. Sobrang tumibok ang puso ni Anne at noon din ay nag-decision silang magpakasal. Ibinaba nila ang telepono at maya-maya ay tumawag uli si Carl upang kumpirmahing totoo ang pinag-usapan nila. Bago pa ang pag-uusap na ito, nakaschedule na si Anne para i-record ang kanyang brainwaves sa pamamagitan ng EEG o electroencephalogram sa June 3, 1977. Ito ay isang proseso kung saan nadedetect ng electrodes na nakakabit sa anit ang maliliit na electrical charges na resulta ng gumaganang brain cells ng taong sumasailalim sa EEG. Isang oras tumagal ang EEG ni Anne sa Bellevue Hospital sa New York. Nakakabit ang mga kable sa isang computer na siyang nag-convert ng mga datos galing sa utak ni Anne sa sound. Kasama sa mga inisip ni Anne, ang history ng Earth, ang pamumuhay dito, mga problema ng ating sibilisasyon at sa bandang huli ay inisip at dinaman niya kung paano ang umibig dahil fresh na fresh pa sa kanya ang nangyari sa kanila ni Carl 2 araw pa lang ang nakakaraan. Ang isang oras na EEG ay na-compress sa wala pang 1 minutong sound file. Ito mismo ang tunog na yon na isinama sa Golden Record.
Ikinasal nga si Anne at Carl noong June 1, 1981 at magkasama sila hanggang pumanaw si Carl noong 1996. Wow! Now, going back to the Golden Record, nagsama rin ang team ng 115 na mga piling imaheng nagpapakita kung sino tayo at kung paano tayo mamuhay. Ang kaso, ang mga imahe ay naka-encode bilang audio signals. Kailangan kasi nilang pagkasyahin ang mga imahe sa disk at noong 1977, wala pang teknolohiya para dito. Kaya umimbento ang NASA ng paraan para mailagay ang mga imahe sa plaka. Iprinoject nila ang mga imahe sa screen at inirecord ito gamit ang TV camera. Tapos ay kinonvert nila ang mga video signals sa audio waveforms na siyang inilagay sa plaka. Ganito ang tunog kung papakinggan lang ng diretso ang recording. Kung paanong mako-convert uli ang audio waveforms pabalik sa mga imahe ang dapat ma-solve ng mga aliens na makakakuha sa plaka. Kung matalino at advanced ang extraterrestrial civilization na makakatanggap nito, makukuha at maiintindihan nila ang instructions na nakaukit sa cover ng record para ma-decode ang nilalaman ng disk. Nakalakip rin sa cover ang phonograph cartridge at needle o stylus na kailangan ng alien para mapatugtog ang Golden Record. Ang cover na yan ay gawa sa aluminum. Bukod sa instructions, cartridge at needle ay may nakalagay din dun na sample ng uranium-238 na magsisilbing radioactive clock o orasan para malaman ang edad nito. Pwedeng kalkulahin ng alien ang panahong lumipas mula nang inilagay ang uranium sa spacecraft sa pamamagitan ng pagsukat ng kung gaanong uranium na lang ang natira mula sa 2 cm na diameter na kinalalagyan nito. Ang uranium-238 ay may half-life na 4.5 billion years. Ibig sabihin, ang kalahati nito ay tatagal ng 4.5 billion years. Grabe, no? Makikita natin kung gaanong effort ang ibinigay ng Voyager team ng NASA JPL para sa Golden Record na tila nagpapahiwatig na naroon ang paniniwala nilang somewhere out there ay mayroong ibang nabubuhay. Sa laki ba naman ng universe at sa layo ng tatahakin ng Voyagers 1 and 2, hindi ito imposible. At ang dalawang spacecraft na ito ang parang mga ambassadors na magsasabing mayroong Earth, mayroong buhay doon. Babanggitin ko na rin, Infomates, na ang Pioneer 10 at Pioneer 11 spacecraft ay mayroon ding mga dalang gintong plake para sa mga aliens. Ang Pioneer 10 and 11 ang naunang ipinadala ng NASA sa Outer Solar System at ang layunin ng mga ito ay pag-aralan at itest ang engineering, hardware, ang tibay ng spacecraft laban sa radiation at ang landas na pwedeng daanan ng Voyagers bilang paghahanda bago sumubo sa mahalagang misyon ang mga ito. Ang Pioneers rin ang pinauna upang subukan kung makakatawid ang mga ito ng ligtas sa asteroid belt. Kahit tila ang daming asteroids na nakakalat sa asteroid belt, sadyang napakalaki ng kalawakan na ang distansya sa pagitan ng mga asteroids ay napakalalayo at hindi naging panganib sa mga spacecraft. Kaya masasabi nating malaki ang ambag ng Pioneers 10 at 11 sa tagumpay ng Voyagers. Ngayon ay binabagtas na din ng Pioneer 10 ang interstellar space at tinatansyang ang Pioneer 11 ay makakatawid dito sa taong 2027. Noong 1998 ay naabutan at naunahan ng mas mabilis na Voyager 1 ang Pioneer 10. Ang Voyager 2 naman ay inaasahang mag-overtake sa Pioneer 10 sa April 2023. Naunahan na pareho ng Voyager 1 at Voyager 2 ang Pioneer 11. Ang huling contact sa Pioneer 10 ay noong 2003 at ang sa Pioneer 11 ay noon pang 1995 dahil nawalan na ang mga ito ng kuryente. Paano nga ba nalalaman ng mga scientists na nakarating na sa interstellar space ang isang spacecraft? Ang boundary kung saan nagsisimula ang interstellar space ay yung lugar kung saan nagwawakas ang ihip ng araw o solar wind at ang magnetic field nito. Ang lugar na ito ay tinatawag na heliopause.
ang tuloy-tuloy na daloy ng solar wind na binubuo ng maiinit na charged particles galing sa araw at ang magnetic field nito ay lumilikha ng malaking bubble na sumasakop sa ating solar system. Ang tawag dito ay ang heliosphere na siya ring pumoprotekta sa mga planeta laban sa interstellar radiation. Sa loob ng bubble o ng heliosphere, ang mga material ay galing sa ating araw. Samantala, sa labas ng bubble, ang material ay galing sa ibang mga bituin na sumabog mga 5 to 15 million years ago, gaya ng cosmic rays. Ang heliopause ang boundary ng heliosphere. Sa boundary na ito, ang mainit na solar wind at ang malamig at makapal na interstellar medium ay nagtatagpo. Nang nakatawid ang Voyager 1 sa heliopause patungong interstellar space noong August 25, 2012, ang instrumentong Plasma Science Subsystem o PLS na susukat sana sa bilis, kapal, temperature at pressure ng solar wind ay hindi na gumagana. Kinailangan ng Voyager team na dumepende sa ibang datos upang madetermina kung nakarating na nga sa interstellar space ang Voyager 1. Inabot pa ng isang taong pangongolekta at pag-aanalisa ng datos bago matiyak ng NASA at i-anunsyo na totoo ngang nasa interstellar space na ito. Pero sa Voyager 2, dahil buhay na buhay pa ang PLS, ay direktang naobserbahan ang biglaang pagbagal ng solar wind particles mula noong November 5, 2018 hanggang sa hindi na ito ma-detect sa paligid ng Voyager 2. Kasabay nito, naobserbahan ng Cosmic Ray Subsystem o CRS na pataas naman ng pataas ang daloy ng cosmic rays. Kinumpirma rin ng iba pang instrumento gaya ng Low Energy Charged Particles Experiment o LECP at Triaxial Fluxgate Magnetometer o MAG ang parehong mga obserbasyon. Kaya noong December 10, 2018 ay kumpiyansa ng inanunsyo ng NASA na wala na sa bubble ang Voyager 2 at bumibiyahe na nga ito sa interstellar space. Dahil sa Voyagers, nagkaroon ng pinakaunang ebidensya ng heliopause at nadetermina ang eksaktong lokasyon nito. Isa na naman itong malaking discovery ng Voyagers. Ang layo ng Voyager 1 sa araw nang nakatawid ito sa heliopause ay mga 122 astronomical units o AU. Ang astronomical unit ay isang panukat na katumbas ng distansya ng Earth sa araw na mga 150 million kilometers. Ginagamit ito kapag napakalalayo ang distansyang pinag-uusapan. Ang ibig sabihin ng 122 AU ay 122 times itong mas malayo sa distansya ng Earth sa araw. Ang Voyager 2 naman ay nasa mga 119 AU ang layo sa araw nang nakatawid sa heliopause. Dahil dito, itinakda ang lokasyon ng heliopause na nasa 123 AU mula sa araw. Ibig sabihin ba nito ay nakalabas na ng solar system ang mga Voyagers? Ang sagot ayon sa NASA ay depende sa definisyon ng dulo ng solar system. Kadalasan, sinasabing ang dulo ay kung nasaan ang pinakamalayong planeta. Kaya kung yan ang basihan, ang dulo ay ang Neptune at ang Kuiper Belt. So yes, nakalabas na nga ang Voyagers. Ang iba naman ay sinusukat ang dulo ng solar system base sa impluensya ng magnetic fields ng araw. At kung yan ang basehan, ang dulo ay ang heliopause. Kaya oo uli, nakalabas na nga ang Voyagers. Pero para sa karamihan ng mga scientists, ang basehan nila ay kung saan nagtatapos ang impluensya ng gravity ng araw. At iyan ay ang Oort cloud, ang tila higanteng bolang binubuo ng mga nagyayelong bagay na kasing lalaki ng mga bundok na nakapalibot sa ating solar system. Pinaniniwalaan ng mga scientists na dito sa Oort cloud nang gagaling ang mga kometang inaabot ng mahigit 200 years bago makaikot sa araw. Ang Oort cloud ay mas malayo pa sa Kuiper Belt at mas malayo pa rin sa heliopause. Ang Kuiper Belt ay ang rehiyon na nasa labas ng orbit ng Neptune na korteng donut at binubuo ng mga dwarf planets gaya ng Pluto at Eris at libo-libo pang nagyayelong bagay. Ang layo nito ay nasa mga 30 hanggang 50 AU mula sa araw. Kung ang heliopause ay mga 123 AU mula sa araw, ang simula pa lang ng Oort cloud ay nasa mga 1,000 AU na mula sa araw at ang posibleng dulo nito ay aabot pa sa mga 100,000
1,000 AU. Aba, eh halos kalahati na ito ng distansya papuntang Alpha Centauri. Ganoon siya kalayo at ganoon siya kakapal. At yun pa lang ang pinakadulo ng ating solar system. Aabutin pa ng mga 300 taon bago marating ng Voyagers ang simula ng Oort cloud. At mga 30,000 taon bago sila makalabas dito. Mga 2025 hanggang 2030 ay tuluyan nang mauubusan ng kuryente ang mga Voyagers at hindi na nila maibabalita sa Earth ang pagpasok at paglabas nila sa Oort cloud. Sa ngayon, ang layo ng Voyager 1 mula sa araw ay nasa 155.6 AU o 23.3 billion kilometers at ang Voyager 2 ay nasa 129.5 AU o 19.4 billion kilometers mula sa araw. Mga 40,000 years mula ngayon, maeengkwentro ng Voyager 1 ang bituing AC plus 793888 na kilala rin sa tawag na Gliese 445. Pagdating ng panahong iyon, magiging mas malapit pa ang Voyager 1 sa Gliese 445 kaysa sa ating araw. Oo nga't ang pinakamalapit na bituin sa atin ngayon ay ang Proxima Centauri, pero pagkaraan ng 40,000 years, hindi na ganoon ang sitwasyon. Ang Gliese 445 ay gumagalaw patungo sa direksyon natin sa bilis na 120 kilometers per second. Makakalapit ito sa Earth sa distansyang mga 3.485 light years. Ang Proxima Centauri ay may layo na 4.246 light years mula sa Earth. Kung sakaling ang trajectory ng Voyager 1 ay papuntang Alpha Centauri, mga 75,000 years pa bago siya makarating doon. Pero hindi yon ang kanyang direksyon. Ang Voyager 2 naman ay mapapalapit sa bituing HH Andromedae na tinatawag ding Ross 248 makalipas ang mga 40,000 years. Gaya ng Gliese 445, gumagalaw din ito papunta sa ating direksyon at siya ang magiging pinakamalapit na bituin sa ating araw pagdating ng panahong iyon. Pagkaraan naman ng mga 296,000 years, madadaanan ng Voyager 2 ang sinasabing pinakamaliwanag na bituin sa kalangitan, ang bituing Sirius na kilala rin sa tawag na Dog Star. Ang tadhana ng mga Voyagers ay ang patuloy na mamasyal sa Milky Way. Who knows, baka isang araw nga ay may makatanggap ng mensaheng daladala nila. Hopefully, mababait ang mga ito at hindi nila naising sugurin ang Earth base sa direksyong nasa Golden Record. Maraming salamat sa pagsubaybay ninyo sa ating Amazing Voyager series. Ingat lagi, Infomates! God bless!